umuwi na umano sa personalan ng away sa pagitan ng mga residenteng nagrereklamo at ng may-ari ng piggery sa Barangay Santo Cristo sa bayan ng San Isidro. Isisigaw sa report ni Jovelyn Estrero. Jovelyn, isigaw mo. May personal na galit umano ang ilan sa mga nagrereklamong residente ng Barangay Santo Cristo San Isidro sa may-ari ng Vallarta Hog Farm, kaya pilit nila itong ipinasasara. Ito ay ayon sa pahayag ng pamangkin ng may-ari na si Evangeline de los Reyes sa eksklusibong panayam ng balitang unang sigaw sa kanya. Kasi meron siyang ano sa amin, meron siyang tanim na galit. Yan. Hindi ko na sasabihin sa inyo kung anong personal niya ano dahil sila naman ng tito ko ang hindi magkaintindihan. Yun o, ang aking pagkakaalam. Para po kasi nagpe-personalan na eh, ganun. Aniya, 1970s pa nagsimulang mag-operate ang kanilang piggery at nooy wala pang masyadong kabahayan sa paligid nito. 1970 na po, piggery na po itong babuya namin. Ala po, ilan pa lang po ang ano, lalo na po dun sa likuran namin. Pakiusap nito sa mga taong nagre-reklamo na sana'y patahimikin na sila ng mga ito dahil marangal-anya silang naghahanap buhay. Sana po, bigyan naman po nila kami ng katahimikan. Pare-parehas lang naman po kaming naghahanap buhay. At yun naman aming hanap buhay ay marangal. Pinakikisamahan naming tao, lahat. Lahat po ginagawa namin. Wala po kaming hindi ipinakisamang masama. Lahat ginagawa namin. Dagdag nito ng mamaya pa na ang kinagisnan nitong ina ay inakala niyang matatapos ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng kanilang pamilya at ng ilang mga nagre-reklamo sa kanilang piggery. Kala ko nung mamatay yung mami ko matatapos yung problema namin. Ito pala. Ito na. Simula ko nung dumating na siya dito sa Pilipinas. Galing ko kasing abroad yan eh. Simula nung dumating siya sa Pilipinas, ganyan na ang ginawa niya sa amin, ayaw na niya kaming tantanan. Sinagot naman ng pamangkin ni Lilia Valle na nauna nang nakapanayam ng balitang unang sigaw ukol sa reklamo sa mabahong amoy na dulot ng piggery na si Jerry Valle Gekale ang umano'y personalan sa naturang reklamo. Itinanggi nito na personalan ang namamagitan sa kanilang pamilya at sa may-ari ng piggery. Tungkol anya ito sa mabahong amoy na dinudulot ng naturang babuyan at hindi tungkol sa anumang hidwaan. Ma'am, hindi po personalan yun, talaga yung amoy. Kasi po, pag hindi kayo residente doon, hindi nyo naman maamoy. Maamoy po isa ng gabi, minsan tanghali, minsan madaling araw. Yun po yung mabahong amoy. Kaya lang po yung iba, nahihiya na lang din may reklamo sa tao. Samantala, ayon kay Barangay Secretary Renato Dungaw, naiakyat na nga sa itaas ang away sa babuyan dahil hindi nagkaayos nang magkaharap ang mga ito sa barangay. Kasi po yung piggery na yan, matagal nang nirereklamo yan noong 2011, bagamat kumpleto sila ng papeles eh. Ngayon, para hindi sila magkasundo dito sa barangay, in-endorse namin na sa kung saan nila sa mataas na hukuman, ganon, para doon na sila. Sa DNR, at saka ho sa korte, sa hukuman. Para doon na sila maglaban, kasi hindi ayaw nilang magkasundo dito eh. Pinauubayan na anya nila ang desisyon kung saan man makarating ang naturang reklamo at anuman ang kalabasan nito ay siya naman nilang ipatutupad. Sa panayam naman kay Mayor Dong Lopez ng San Isidro, sinabi nito na may kapangyarihan ang munisipyo upang maipasara ang piggery, ngunit kinakailangan itong dumaan sa tamang proseso. Meron din kaming kapangyarihan na ipasara yan, kaya lang sa sistema nga ng sinasabi nila, gusto nila alang proseso ang gawin. Gusto nila pag sinabi nila isara, isasara namin. Hindi po pwede kapatid yun, lalo na kaming mga asa gobyerno, paano kung ireklamo kami sa mataas? Giit nito sa kabila ng ilang ulit na pagsasagawa ng inspeksyon sa inireklamong babuyan, ay palagi umanong negatibo sa mabahong amoy ang piggery. Kahit ano kasing bisita o kahit sino sa ngayon ng government ang pumunta doon, wala naman naaamoy eh. Yun ang isang problema namin eh. Tapos kumpleto sila ng papel na negative lahat yung reklamo ng kabila eh. Dahil hindi magkasundo ang mga nagre-reklamo at ang may-ari ng piggery, ay ipauubayan na rin anya nito sa korte ang desisyon. Katulad nung sinabi nga nila na 3 weeks lang kaya pasaran ng abogado nila,
Gawin na lang nila tapos ang tayo court order kahit ako na lang mag-serve. Mabahong amoy na nagiging sanhi umano ng pagkakasakit, particular na ang hika, ang isa sa inireklamo ng mga residenteng nakatira malapit sa Pigiri. Jovelina Estero para sa Balitang Unang Sigaw. Unang Sigaw.